kontrobersya o katiwalian. Lahat isisiwalat, walang labis, walang kulang. Narito na ang inyong patrol ng Pilipino, Henry Omaga Diaz. Henry Omaga Diaz sa Omaga Diaz Report! Init. Simula na ng tag-init, naku, maabot na ng hanggang 40, 41 degrees Celsius. Grabe, no? Grabe ang init. Pero ito yung mga panahon na masarap magbiyahe. Masarap pumunta sa mga beach. Masarap makipag-bonding sa family. Sa pamilya. Kung saan man makakarating ang ating budget. Pero pag summer kasi, pag taginit, sarap maligo. Minsan nakakadalawa, tatlong ligo eh. Pero ang problema kasi, pagkaligo mo, nagpupunas ka pa lang ng basa, nagtatuwalya ka pa lang, sisipilyo ka pa lang, pawis ka na naman. Pinapawisan ka na naman sa init ng panahon. Buti nga kung may tubig. Paano kung walang tubig? Doble hirap, doble pasakit. Sana wag matuloy yung sinasabing posibleng malawakang mga brownout, ano? Hindi naman siguro. Triple pasakit na yun. Pero, ha? Ayon mismo sa Pangulong Ferdinand Marcos Jr., talagang may water crisis. Aminin natin na may water crisis na kinakailangang tunghayan ng pamahalaan. Actually, matagal na yan eh. Ilang administrasyon na nagdaan, sana kung noon pa natunghaya na yan, ano? Hindi na abot sa ganitong klaseng crisis. Pero bago po yan, ito, kinakailangan rin ng nakareserbang tubig. Kailangan may handang tubig sa mga lugar. Lalong-lalo na yung mga tao dahil doon merong 90 bahay na natupok ng abo. Saan kaya ito? Alamin natin mula kay Champ De Lunas. Champ, good morning, Champ. Very maganda morning. Malungkot na balita dahil isang sunog ang naganap muli ngayong Fire Prevention Month. Ayon kay Fire Superintendent Eduardo Luon ng BSP Parañaque City, 9:56 kagabi nakatanggap sila ng tawag hinggil sa sunog sa may airport village. Itinaas ang unang alarma bandang alas 10 at agad inakyat sa ikalimang alarma dakong 10:27 PM. Nasa looban ng lugar at gawa sa light materials ang 90 bahay na natupok. Tinatayang nasa 400,000 piso ang halaga ng gamit na natupok ng apoy. Ako nag-fifth alarm kasi yung nakaraang mga araw, di ba may water interruption tayo. Nag-anticipate na ako na talagang kakapusin ng tubig. Makakako eh. Previously kasi nang nangyari dito sa amin, last week I think, nagkaroon ng water interruption, nag-deliver kami ng tubig, ina-expect ko. Hanggang 7 lang sila, na-extend pa. Kaya ganun ang ginawa ko, para makasigurado tayo kung wala nang, hindi na palalaki pa ng sunog. Yun nga lang yung mga hydrants natin, minsan mahina talaga. Nahina siya. So ngayon naman medyo okay na. Papayo ko lang, dapat naging aware tayo na mainit ang panahon at may tendency talagang pag mainit, mabilis magliyab ang apoy. Wala namang naiulat na nasaktan at nasawi sa sunog. Tuloy naman ang investigasyon sa pinagmulan ng sunog. Henry? Maraming salamat, Champ De Lunas!
Papag-usapan po ang tungkol sa tubig. Ano po? Ang sabi ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kinakailangan ng magbumuo ng Water Resource Management Office o WRMO bilang bahagi ng pagsisikap na matugunan itong water crisis. Pero mahirap ito kasi infrastructure ang kailangan dito. Medyo matagal ang solusyon ang kinakailangan dito dahil hindi lang basta-basta. No? Ang problema sa kakukuha ng tubig. Actually, maraming tubig. Maraming tubig. Marami tayong bundok. Ha? Maganda yung mga bundok natin dati nung hindi pa nakakalbo. Yun ang problema. Kaso, kinalbo na. Nandyan eh. So, paano tutugunan ito? Ang nakaraang administrasyon ay merong proyekto. Yung mga dam, yung Kaliwa Dam doon sa Quezon na ginagawa ngayon. Pero sinasalubong ito ng napakaraming protesta dahil nga unang-una sa safety concerns. At pangalawa sa usapin ng sasakuping mga lupa nito na lupa ng mga katutubo doon sa lugar. Unang ilang grupo ng katutubo na pumayag pero marami pa rin ang patuloy na nagpo-protesta. Kahit na yung mga bayan sa paligid kung saan tinatayo itong Kaliwa Dam. Actually, hindi lang ito. Kaliwa Dam, tapos may Kanan Dam. Kaliwa Kanan eh. Totoo yan, ha? Kaliwa Kanan Dam. Para matugunan ang pangangailangan talaga, ang dagdag na tubig sa, hindi lamang sa Metro Manila, kundi maraming lugar dito sa ating bansa. Lalong-lalo na sa Luzon. Kausap po natin, walang iba, kundi si Engineer Jose Dorado Jr., Deputy Administrator ng MWSS. Kumusta na? Napaka-importante ito dahil pagising mo pa lang sa umaga, tubig na kailangan mo. Maghihilamos ka, magsisipilyo ka, o maliligo ka bago pumasok sa eskwelahan o sa trabaho, o kung ano man ang gagawin mo, kung saan ka man pupunta, kailangan mo ng tubig. At siyempre, magluluto ka, kailangan mo pa rin ng tubig. Kakain ka, kailangan mo pa rin ng tubig. Aalis ka, punta ka sa opisina, o punta ka sa iyong trabaho, kung saan man, pero yung maiiwan doon sa inyong bahay, yung mga anak mo, bago pumasok, kailangan maligo, kailangan ng tubig. Napaka-importante po. Sa gabi, bago ka matulog, kailangan mo ng tubig. Talagang buhay. Buhay natin ang tubig. Pero paano yung pag hindi available sa iyo? Napakaraming lugar dito sa Metro Manila. Metro Manila pa lamang to. Kinakailangan kang pumila. Kinakailangan kang magtiis bago ka makakuha ng tubig. Kinakailangan kang sumalok dahil sa hina ng supply ng tubig. Yun ang tinding problema na matagal na natin iniinda, na matagal nang hinahanapan ng solusyon. Kaya kausapin po natin si Engineer Jose Dorado Jr., Deputy Administrator ng MWSS. Magandang umaga po, Engineer Dorado, at maraming salamat sa panahon na binigay niyo po sa amin dito sa Umaga Diaz Report. Good morning, Sen. Henry. At ganoon din sa inyong mga tagapakinig at nanonood po sa inyong programa. Ako, maraming salamat po, Deputy Administrator. Ano? Okay, ang sabi ng Pangulo, at finally, in-admit na ng isang ng ating gobyerno na meron ang krisis sa tubig. Sa inyong pagkakaalam bilang Deputy Administrator ng MWSS, gaano po kalala ang sitwasyon natin sa tubig? Gaya yung pangangailangan natin, gaano katindi ang pangangailangan natin na madagdagan yung pinagkukunan natin ng tubig? Sir Andy, ganoon po. Ano, tama po si Pangulong
Marcos, dahil ayon po sa NWRB, meron po tayong 11 million families po na hindi nahatiran ng malinis at tigtas na tubig. Ganun pa man, mapalad po tayo dito sa Metro Manila dahil yung 90% na pinagkukunan natin ng tubig sa Angat Dam ay nagkaroon po ng sapat na elevasyon para po makapag-operate po ang MWSS para makapag-supply po ng sapat na tubig sa mga customers sa Metro Manila, parts of Cavite at saka Rizal po. Kasama na rin po dyan ang probinsya po ng Bulacan. Oh, so, ang sinasabi nyo, Administrator, naging solusyon, no? Temporary man, no? Para madagdagan ang supply ng tubig sa Metro Manila. Ito yung infrastructure pagkukumpuni o pagsasagawa ng kinakailangang pagpapalapad doon sa Angat Dam. Sir Henry, yung Angat Dam po natin, nagkaroon na po ito ng retrofitting noong 2012. Ginawa po ito ng Angat Hydro Corporation, pinagsamang K-Water sa San Miguel po yan. So itong dam po natin is stable siya. Pwedeng i-resist yung inaasahan natin huwag naman sana mangyari, the big one. At ito po makakapag-imbak ng sapat na tubig po para po sa Metro Manila. Sir Henry, kami po sa NWSS ay nakikipag-ugnayan po lagi sa National Water Resources Board para po sa pag-manage po ng operasyon po ng Angat Dam. Oo. Okay. Pero ang hindi lamang ngayon, no? Siguro tinutukoy ng Pangulo. Okay, ngayon, merong kakulangan sa supply, sa tubig, lalong-lalo na sa hinaharap. Yun ang problema. Hindi. Kamusta ho yung sources ng tubig natin? Saan ba tayo mostly umaasa? Sa ulan ba o sa mga dams? Sa mga tubig na nagmumula sa bundok? Yes, Sir Henry. Tama po kayo. Talagang pinanggagalingan po ng main source ng tubig natin is sa ulan po. Rainfall po talaga tayo umaasa. Ngayon po, sa ngayon po, Angat Dam lang po ang pinagkukunan po natin ng tubig. Ito po yung na-augment din po ng galing sa Umiray, Quezon. Meron po tayong facility diyan at patuloy nating minemaintain ito para po makadagdag po sa tubig po na naimbak po sa Angat Reservoir. Hanggang sa ngayon po, nagde-develop pa rin tayo dun sa Umiray side, may tinatawag tayong Sumag Diversion River Project para po sa nagdagang supply din po sa Angat Reservoir. Maliban din po diyan, andito po yung Laguna Lake natin na pinagkukunan din po ng dalawang konsesyonaryo natin ng tubig nila. Meron tayong tinatawag na short to medium term. Ito po ay kinukuha sa Laguna Lake. Ang mga projects po ng Manila Water dyan ay itong Tardona at saka po itong East Bay. At ang mainit po naman ay meron tayong pinagkukunan sa Putatan at saka sa poblasyon po. Maliban po dyan, meron din po tayong isang supply na dinevelop dito sa may Wawa Kalawis, sa may Antipolo. Nagka-contribute na po ito ng 80 MLD. Maliban po dyan, may mga portable treatment plant po tayo na ginagawa po sa tulong po ng mga konsesyonaryo dito po sa Marikina, Taguig at saka po sa Cavite po. Okay, so sapat na po ba yun sa dumadaming populasyon? Sir Henry, meron po tayong tinatawag na water security roadmap. At saka po gumagawa po tayo ng supply and demand curve at doon po natin na de-determine po na kapag may kulang po na tubig para sa future natin, hinahanapan po natin ito ng source para matugunan po yung kulang ng supply ng tubig dito sa Metro Manila at sa Karating po. Yung mga nakabinbin na mga proyekto, isa na rito yung Kaliwa Dam, ano? Dyan sa Quezon, nag-umpisa na po ba yun? Yes, Sir Henry. Actually, ongoing na po yung tally excavation natin dito po sa Teresa. Nabigyan na din po tayo ng karampatang clearance po sa NCIP. Ito po yung
pagsang-ayon po ng mga kapatid nating katutubo na magamit po yung ancestral domain nila para po dun sa project. Ang inaantay lang po natin ay yung sa clearance po sa DNR sa paggamit po dun sa protected area po ng Quezon sa Rizal po. Pero alam ko binigyan na ng binawi ng DNR yung kanilang clearance certificate. Ah, hindi po, sir, hindi po. Iba po yung, baka po yung binabagit yung ECC na granta po sa amin ng Environmental Compliance Certificate noong 2019 pa. Ngayon po, meron po tayo tinatawag na Special Use Agreement for Protected Areas. Ito po yung nasasagupan ng area ng Quezon sa Rizal. Yun na lang po inaantay namin para makapagsimula kami sa kabila po ng project. Ang component ko po kasi ng kaliwad ng project is meron po tayong isang dam at 22 kilometers po na tunnel na yun po ang magdidiligan ng tubig galing po Quezon papunta po sa Teresa. So nasa 22% na po ang accomplishment po ng project nito at inaasahan natin na matatapos ito ng end of year 2026 or first quarter po ng 2027. Yung tunnel na yon hanggang Teresa Rizal kung saan gagawin yung water treatment facility. Kundi nagkakamali, ano po? Yes po, Sir Henry. Tama po kayo. Galing sa... pero ang isa rin sa naging issue ron doon sa Kaliwa Dam, yung safety concern. Nasa, sabi nila, nasa earthquake fault yung dam at masyadong mataas. At pangatlo, baka raw, nangangamba yung mga bayan doon sa paligid. Baka raw maging sanhi ng pagbaha sa kanila eh. Sir Henry, yung fault line po na pinakamalapit po sa dam site natin is nasa 2 kilometro po. Wala pong major fault doon sa pagtatayo ng dam natin. At saka po, patungkol po doon sa pagbaha, meron po tayong sinusunod na dam protocol po. So lahat po ng safety features po ng dam natin sa kaliwa ay naka-refer po ito sa International Commission on Large Dams bago po natin i- aprovan po lahat ng design po na ginawa po ng contractor natin. At meron din po tayong kasamang consultant dyan, tumutulong po sa NWSS sa lahat ng technical issues para po doon sa safety po nung kaliwadan po. Medyo mataas kasi, 76 meters o 73 meters o more than 70 meters yung dam. Naalala ko kasi may issue dyan. Yung isa, yung Japanese technology using their own technology na mababa, ilang 7 meters lang na i-trans through anong river yun, papunta dapat ng Teresa rin para sa water treatment facility, mas mura. Pero ang na-approve, itong Chinese technology. Pero, well, nandiyan na yan. Ano? Wala na tayong magagawa dyan. Ito'y nagdaan na sa nakaraang administrasyon. So, bukod dun sa Kaliwa Dam, pagkatapos ito, meron pang kanan. Kung hindi ako nagkakamali. Oh. Kaliwa kanan yan eh. Yes, Sir Henry. Ano? Mabalikan ko lang po yung nabanggit nyo kanina ng may iba nag-offer po dito sa Kaliwa Dam project natin. Ang pinaka-basic focus dito bago po tayo gumawa ng water supply is pinag-aaralan po yung hydrology ng area. So yung study namin sa Kaliwa Dam, hindi lang ngayon nagsimula ito. Nagsimula pa ito nung panahon nung dating presidente, tatay po ng presidente natin ngayon. At ito ay nabusisi po ng gusto at dumaan po ito sa tamang proseso po. Dumaan po tayo sa NEDA, dumaan tayo sa DOF, dumaan tayo sa iba't ibang ahensya ng gobyerno na bago po natin isinagawa po itong project. Ito yung kaliwa. So after this, yung kanan naman na sino po mas malaki? Yung kaliwa o kanan dam na gagawin? Sa kanan, Sir Henry, yung kanan po, sa ngayon po wala pa pong na konkretong nailatag ang MWSS dahil po ito ay yung kaliwadan po kasi natin is makakapag-supply po ito ng tubig hanggang 2040. So 2027 po siguro malalaman natin kung itong kanan na river ito is itatap natin kung kailangan po talaga.
Pero nakalagay din po yan sa roadmap din po ng NWSS. Kasi po hindi lang po ngayon yung pinaplano natin. Pinaplano natin po hanggang sa 2047 po dahil po yun ang bagong expiration po nung concession agreement po ng ating dalawang concessionaire. Okay, sayang yung just area niya. Yung sinasabi ko kanina, Deputy Administrator, dahil ang dami natin kung tutuusin, malawak yung ating resources. Kaya lang hindi kailangan i-develop yung mga infrastructure para ma-tap itong mga resources na ito. Sa aking pagkakaalam, bago pa man yung Kaliwa Dam, may ginagawa na dyan, hindi matuloy-tuloy dahil din sa opposition. Yung Layban Dam na tinatawag, yun ang panahon pa ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Pero ang laking project sana yun, hindi natuloy. Ano po? Sir Henry, opo. Yan po yung kaya po kami nagkaroon po ng muling pag-aaral para po makakuha po tayo ng source, panibawang source ng tubig. Yung Layban po kasi, marami pong barangay po ang malulubog dun sa project na yun. Kaya po re-consider natin na mag-re-engineering tayo, mag-redesign tayo in such a way na hindi po ganun kalaki yung ma-inundate natin po dun sa mga dams po na gagawin natin. So ang alternatibo po dyan, itong naging Kaliwa Dam project po natin na Sir Ren. Oh, okay. Pero sa kaliwa, meron din isang, nakalimutan ko lang yung barangay eh. Meron isang maliit na isla na sinasabi ng mga katutubo ron, baka raw malubog. Diyan sa Taytay? Ako po, sa Dariitan po, sa Sir Ren, minabanggit nyo. Dariitan po sa Rizal? Yeah. Ganito po si Henry, ano, dun sa minimum performance specifications namin. Ina-assure po natin po na hindi po madadagdagan yung tubig po ng baha sa lugar ng Dariitan. Meron po tayong mga control points diyan, nakita natin po na dun sa full supply level po ng operation natin, hindi po aabuti ng Dariitan na barangay po ng Dariitan. Si Henry. Mm-hmm. Okay, so walang basihan yung pangamba ng mga residente doon. Sir Henry, ang sinasabi lang natin sa ako natin, ang baha po kasi nagko-constrict po 'yan sa section po ng ilog downstream po. Ngayon po, pag may dam po tayo, ang claim po nila lalo daw babahin, which is the reverse po. Kasi po pag yung sa may dam tayo, may pumipigil po doon sa tubig na dumidiretso po downstream. Sa upstream po naman, may programa din po ang MWSS para sa Dariitan Village sa tulong po ng DPWH na magkakaroon po tayo ng slope protection po doon o river protection doon sa area po ng barangay. Kasama na rin po yung pagpapagawa po ng tulay sa tulong din po ng MWSS, ng DPWH po. Mm-hmm. Meron ding mga mga panukala, no, para madagdagan yung supply natin ng tubig, ipangangailangan natin ng tubig with this increasing population, lalong-lalo na sa Metro Manila. Yung desalination na tinatawag, capable ba tayo? Magkano gagawin? Meron bang plano, halimbawa, MWSS? Sa ganun, dami na lawak naman ng dagat natin eh. Doon natin kunin yung tubig kahit pang-inom. Sa ibang bansa nagagawa yun eh. Tinitreat yung tubig dagat para magamit ng populasyon. Hindi ko lang alam kung meron tayong capability noon, yung technology at syempre yung budget. Apo, tama po kayo, Sir Henry, ano? Actually po itong sa Laguna Lake po na pinagkukunan natin, ito na po yung may reverse osmosis po na ginagamit na technology ng dalawang concessionaire natin. Patungkol po sa desalination na napaka-task po ng una-una yung CAPEX po niyan at saka sa OPEX. Dahil po marami po tayong surface water na magagamit, yun po muna inuuna natin. Wala pong masama sa pag
pagkuha dun sa tubig alat. Kaya lang po yung budget saka yung operation po napakamahal po nung pag magde-desalinization po tayo. Oo nga, yun ang medyo kasi sa Middle East ginagawa, pero sa Middle East naman lahat ng pera nasa kanila eh. So hindi problema sa kanila yung budget, ano po. Yung pagkakaroon ng rainwater tanks bawat bahay para makatulong, is that feasible, is that possible? Yes, po, Sir Henry. Yun nga po yung ini-encourage natin sa mga households. Pag meron pong pagkakataon na makagawa po sila ng rain harvesting po, mainam po yun kahit papaano kasi po mababawasan po yung pag-angkat natin ng tubig doon sa pinaka-source natin. Yan po yung tinatawag natin na alternative source para po doon sa mga household na may capability po na maglagay ng rain harvesting po sa kanilang lugar. Mainam po ito kung may practice po natin. Ang problema lang po kasi sa atin na nagagawa lang nating magtipid kapag andyan na po yung kakulangan ng supply sa sistema po natin. Oo. Paano yung technology? Available ba yun? Halimbawa kung ako may-ari ng bahay, gusto magkaroon ng tawag dito, rain water tank. Saan ako kuha? Magkano gagastusin ko? Meron po tayong mga chemical po ngayon na hinahalo lang sa tubig. Kaya lang po, dapat po bago natin na gamitin yung tubig, meron tayong mga test kit kung tawagin natin. Ginagamit po natin sa mga mobile treatment plant po natin. Kapag po may bagyo na nangyari sa isang lugar, nagde-deploy po tayo ng mobile treatment plant. At dun sa mobile treatment plant, Naghang. Kung pwede na po siyang i-consume po ng public. Ganon din po ang mangyayari pag nagre-rain na water harvesting tayo. Pwede po tayo bumili ng mga test kit po para po magamit. Hindi naman mo kamahalan yung mga test kit na ginagamit po. Pero itong papatayo ng rainwater tank, anong kailangan dito? Saan kukuha? O paano? Ganito po yan, para pong drainage po yan, Sir Henry, no? Pag naggawa ka ng water tank para sa kabayan, kung saan po dumadaan yung rainwater natin, yung tubig ng ulan, dadaan po yan sa mga gutter natin at sa baba po nun, may sasalo lang po sa kanya. Ganun lang po kasimple yung... Okay. So, napakasimple lang pala kung tutuusin. Apo. At least pwede na yung siguro kahit na pang gamit sa banyo o kaya panglinis ng sasakyan kung meron man o yung mga hindi naman sensitibo sa katawan na paggagamitan, ano po? Apo, Sir Henry, tama po. Oo. Yung rainwater tank na sinasabi. Pero nabanggit nyo kanina doon sa Laguna Lake na pinagkukunan din. Sa aking pagkakaalam, diyan sa bandang south, ano? Well, buti na lang, may Laguna Lake. Kumbaga sa ano eh, bumabagsak na yung ibang parte o ibang bahagi ng southern Metro Manila dahil kumbaga sa ano yung pinagkukunan ng tubig doon sa ilalim kulang na. So kumbaga sa ano bumabagsak na yung lupa dahil yung tubig sa ilalim na sumasalo dati nawawala na. Nauubos na. Ganun po ba yun? Sir Henry, sa Laguna Lake po kasi may problema po tayo dun sa siltation po dyan. Uh-huh. So siguro ang lalim dati po ng, let's say, example lang po ito, no? Ang lalim po dati ng Laguna Lake po is nasa 7 hanggang 10 metro. Ito po yung example lang. Hindi ko po kabisado kung gaano kalalim ang Laguna Lake. Ngayon po, ang nagagamit mo lang ng storage niya is nasa 2 meters lang. Kapag ang lalim mo is 7 meters.
Yung 5 meters po, eh, burak na po yun. Yun po ang malaki problema po sa Laguna Lake. So hindi natin na-utilize talaga yung volume nung dapat mong makuha dun sa source na ng tubig natin. Anong kailangan dun? Right now, sir, dun sa ako natin, dun sa putatan natin, may ginagawa po si Maylian. Nag-dredge po sila. Dinedredge po yung sa intake area kung saan po sila kumukuha ng tubig papasok po sa planta po nila. Mm-hmm. Kailangan pong gawin yun para medyo una-una pa yung quality ng tubig at saka po yung source hindi po ganun kadumi pag pumasok po dun sa planta po ng putatan ng Maynila. Paano man madidiretso kung puro fish pen? Pumunta ka dyan sa Manila Bay eh. Hindi ka makakadiretso ng bangka eh. Dahil mababangga ka doon sa mga fish pen. Paikot-ikot ka lang. Ang makakatulong po sa atin dyan, yung sa Laguna LLDA po, si Henry. Oo nga. Naku. Ang sinasabi po ninyo bilang opisyal ng MWSS, okay, may water crisis. Pero may mga solusyon na nakaamba para matugunan yung water crisis na sinasabi na maaring mangyari. Sabi nga ng Pangulo, nangyayari na raw itong water crisis . Sir Henry, tama po din kaya, no? Tulad po ng nabanggit ni Pangulo, nag-create po siya ng Water Resources Management Office. Ito po ay sinusuportahan po ng MWSS. Ang opisina ito ay magfa-facilitate po sa MWSS para ma-implement po natin ng maayos yung water security roadmap. At saka ito po ay mag-harmonize dun sa formulation ng mga projects po ng lahat po ng water-related agencies. Ito po kasing Water Resources Management Office, binubuo po ito ng karamihan sa government agencies, katulad po ng DNR, DPWH, and then yung DEA at saka NIA, at marami pong ibang ahensya po ng gobyerno para ma-integrate po lahat ng mga ma-integrate po lahat ng solusyon para po maibsan po ang epekto po ng crisis sa tubig natin. Kaya napakaganda po itong ginawang office ni Pangulong Marcos para po pag-isahin lahat ng efforts po ng lahat ng water-related agencies. Of course, yung mga concessionaires may malaking papel din. Sa mga tubo, hindi po ba ng tubig kung saan dumadaan yung tubig mula doon sa source, maraming butas-butas na, bulok-bulok na, doon nagkakaroon ng losses . Ang problema nito, ang consumers, ang nagbabayad dito, ang sumasalo nito, bahagi ito ng sinisingil sa mga consumers. Hindi po ba pwedeng ma-pressure o kaya matugunan ito dahil talon-talo dito consumer. Sila na nawawala ng tubig, sila na nagsasuffer dahil doon sa mga hindi ma-repair-repair na mga tubo galing sa source. Pangalawa, sila pang sumasalo sa bayad ng losses na ito. Patungkol po dyan sa non-revenue water na tinatawag natin. Pag i-compare po natin nung nagsimula po yung dalawang konsesyonaryo, nagsimula po tayo ng around 65% po, no, ng NRW nung nasa public operation pa yung distribution system natin. Sa ngayon po, bumaba na po tayo ng 28%. Dun po yung key indicator natin na kahit papaano po, nabawasan po na malaki yung non-revenue water natin. Ngayon po, lahat po ng efforts ng dalawang konsesyonaryo, ginagawa po yan para nga po mabawasan po yung NRW. Ang hinihingi lang nating tulong sa mga consumers natin, malaking bagay din po yung pag-obserba po dun sa mga linya. Yung kahit isang householder po sa loob ng bahay nila,
makita nila kung meron pong konting leak doon sa household, may report po nila para din po mabawasan, kahit pa paano po mabawasan yung nasasayang na tubig. Yung pong galing sa mga primary, secondary at saka tertiary lines natin, may mga teknolohiya po na inintroduce tong konsesyonaryo natin, mga bagong equipment kung paano po ma-detect kung saan nasaan yung leak. Kasi po hindi lang din po simple yung paghahanap po ng leak. At ang mas mahirap po dyan, yung nasa mayroon pa tayong tinatawag na illegal connections na nakakontribute din po dun sa non-revenue water. So tulong-tulong po ito, Sir Henry, tulong ng mga consumers, tulong sa amin, tulong sa konsesyonaryo para po mabawasan po natin yung tinatawag natin na non-revenue water. And with that, no, maraming salamat po, Engineer, para sa umagang ito, para sa pagpapaliwanag po tungkol sa naging pahayag ng Pangulo dito sa water crisis. Thank you po, Engineer. Maraming salamat po, Sir Henry. Thank you po. Si Engineer Jose Dorado Jr., Deputy Administrator po ng MWSN. Umaga Diaz Report. Report po muna mula sa ating kasamang si Andrea Tagines, 5 sugatan at 26 na pamilya apektado ng sunog po na naman dyan sa Las Piñas City. Andrea, good morning. Yes, Henry, mahigit 20 ng pamilya ang nasunugan sa Barangay Elias Aldana sa Las Piñas City kagabi. Tabi-tabi ang mga bahay sa lugar at ang karamihan ay gawa pa sa light materials, kaya mabilis kumalat ang apoy. Isa si Arthur Esguera sa mga nasunugan at kwento niya, kumain lang sila ng hapunan ng kanyang pamilya sa labas. Pagbalik nila, malaki na ang sunog kaya wala na silang naisalbang gamit. Umabot ang sunog sa 2nd alarma bago tuluyang naapula. Ayon sa BFP, nahirapan silang pumasok sa fire scene dahil sa dami ng taong lumidikas. 5 naman ang naitalang nasugatan sa insidente. Nagtry ako patayin ng apoy dahil nga baka kayanin pa. Malaki na, hindi ko na kaya. Agad sana binomba ko na ng binuhusan ko ng tubig, naubos 2 drum ng tubig, wala. Tapos yung kabilang bahay na inuuwihan ko, nagtry uli akong baka sakali may masilba pa. Eh, makapal na usok, malaki ng apoy. Wala na akong magawa. Kung ano yung nakikita yung itsura ko, ito yun. Hindi tayo nahirapan dahil marami naman po nagresponde. Medyo na-challenge lang tayo sa crowd kasi dumagsa yung mga tao. So yung crowd control talaga, doon tayo nahirapan. Pero sa pag-responde yung mga truck natin sa tubig, walang problema po. Nasugatan is 5. Isang burn lang, minor lang naman. And then mostly talaga trauma, natulak, nasugatan ng konti, nagasgasan, pati po ako naitulak ng mga tao. Henry, inaalam pa sa ngayon ng Bureau of Fire Protection ang naging sanhi ng sunog. Balik sa inyo sa studio. Maraming salamat, Andrea Tagines, kaya ingat-ingat talaga tayo. Lalong-lalo sa mga panahon ito, grabe ang init, ano? Isa rin sa mga factors kung bakit marami ang sunog, lalong-lalo na yung mga bahay na light materials ang gamit. Talaga, ingat po tayo, mga kabayan. Samantala, alam niyo po ba na ayon sa isang malaking grupong magsasaka at agriculturist, ang tawag sa nila Philippine Chamber of Agriculture and Food Incorporated, nakakapangamba ang sitwasyon dahil kumukonte yung mga magsasaka natin. Ano ibig sabihin nito? Nadi-discourage yung mga magsasaka natin na mag-produce, magtanim ng anumang klaseng pagkain dahil lagi silang lugi. Hindi po ba nangyari yan sa sibuyas, naranasan natin yan sa pagmamahal dahil sa kakulungan ng supply. At lalong-lalo na pag sinasabing tag-ani, wala rin yung mga magsasaka, talon-talo pa dahil nababarat ng mga traders. Ang problema nito,
matapos ang ilang taon, saan na tayo pupulutin? Paano na yung ating supply ng pagkain? Ano po? Paano na yung ating kapabilidad para makapag-produce tayo ng sarili nating supply ng pagkain na hindi umaasa sa mga imported na mga produkto? Napakahalaga po nito. Dahil paano, halimbawa, wag man mangyari, magkaroon ng problema doon sa importation, magkaroon ng problema doon sa mga bansa kung saan tayo nag-i-import ng mga pagkain, saan tayo pupulutin? Kaasa tayo sa ibang bansa para sa ating napaka-basic na pangangailangan. Ano po? Ito ay dahil sa kakulangan ng suporta sa ating mga magsasaka. Kakausap po natin si Engineer Rosendo So, ang presidente po ng Samahang Industriya ng Agrikultura. Magandang umaga po, kasendong muli. At salamat po sa pagtugon nyo sa amin dito sa Umaga DS Report. Yeah, Ka-Henry, magandang umaga. Magandang umaga sa lahat. Ang sabi po ng Samahang, ng Philippine Chamber of Agriculture and Food Incorporated, talagang natatakot sila doon sa mga losses. Laging talo yung mga magsasaka sa produksyon, sa pagbebenta, at darating ng panahon na magkakaroon tayo ng malaking problema sa ating food sufficiency. Yeah. Ka-Henry, kaya nung remember, nung last year, November, nung hindi makabili ang NFA ng bigas dahil mababang pagbili nila. Kaya ang ginawa natin, yung pagbili natin ng palay, no? Sa mga magsasaka, tinaas natin nung November. Umabot tayo ng 19.50, ng December umabot tayo ng 20 pesos, no? 20.50. January, almost 21.50 to 22 pesos ang per kilo na palay. So, ito is nainganyo yung mga magsasaka at nagtanim, no? Marami nagtanim itong cropping season. And malaking bagay yung binigay ng ating Pangulo na 4 billion worth of fertilizer subsidy. Na in which, marami nagtanim itong first quarter natin na aanihin ng April, May. No? Yun ang projection natin for this first quarter. Mas maganda mas maraming farmers na nagtanim ng palay compare last year. Yun ang estimate natin. Dahil naibigay yung subsidy ng ating government na pataba. Maski delayed, no? Yung, di ba, umaangal tayo ng February, bakit hindi pa inumpisa ni Yusek Ding Panganiban? Pero after yung hearing natin sa Senado, nag-start pa rin yung distribution, nakahabol pa rin ng top 3, no? Yung iba siguro, kung hindi nakahabol man, magagamit sa susunod na cropping. So, malaking bagay yung tulong ng ating Pangulo, no? Doon sa fertilizer subsidy. And this year, may linaan ulit na almost 9 billion for subsidy. And aside from that, yung seeds natin, libre rin mabibigay sa magsasaka. So, we think na yung direction ng ating Pangulo, tama naman na doon. Kaya ang may mga nagsasabi na hindi pa na nila nararamdaman, no? Siyempre, ang taniman ng palay hindi naman immediate. Dapat magtatanim ka, tapos harvest. So, yung susunod na cropping bago ma-feel natin, no? Yung effect nito. Pero ang good news is first time sa ngayon, at least yung magsasaka, happy naman dun sa mga rice farmers natin. And sa
sa corn farmers naman, with the price of high price of corn sa merkado, happy rin mga magsasaka ng corn farmers. Ito yung magsasaka ng palay at mais, pero hindi lamang yun ang kinakailangan nating produksyon. At linawin ko lang, Kasendong, ano, ang bumili ng bigas ng palay mula sa mga magsasaka ay ang sinag o gobyerno ba o ang sinag sector. Ang ginawa natin na kahit is ano eh, nagmowa tayo with the miller, no, dahil nakita natin at that time ang FA paubos yung budget, no? So ang ginawa natin is mowa with the miller, with NFA. Kung walang akong mabili ng miller, may sobrang nabili and kayang ilagay dun sa NFA warehouse, ilalagay natin. Pero ang nangyari is hindi naman naubos yung mga warehouse ng miller. So hindi na nagamit yung NFA warehouse. Pero ang maganda doon is nabili sa ating mga magsasaka na magandang presyo. Kung makita mo, yung last, itong cropping na ito, hindi nag-complain yung mga rice farmers. Eh, di ba? Hindi kagaya dati na nag-complain. So, maganda talaga yung direction ng ating presidente na yung coordination between private sector and ang ating government para at least mabili na tamang presyo sa kikita naman yung magsasaka. Okay ang Kasendong, ano? At least hindi nabarat yung mga magsasaka na dahilan nung ko na lang kawalan ng loob kasi ito nga nangyayari sa ibang. Pero yun ang tanong ko, Kasendong, so ilang mga gaano kadami magsasaka ang nabilan nyo sa mataas na presyo para sila naman ay makinabang as compared to yung ibang mga magsasaka sa buong bansa na hindi naman nakabenta sa tamang presyo. Yeah. Ta Henry, ano eh, yung region 1 2 3 ano eh, almost 70% ng volume ng total harvest ng buong Pilipinas is nabili ng mga miller, no, na kasama natin, na member natin. And kung makita mo, hindi kagaya dati na yung fresh na harvest eh, sa 15 pesos. Yung fresh harvest, binili sa 17 pesos, di ba? And yung tuyo, umabot ng 20. Ngayon, ka-Henry, nasa 23 pesos ang fresh harvest. Yung 14% dry, yung fresh harvest nasa 19 pesos. So, kung makita natin, ito is malaking bagay ito sa atin na magsasaka dahil doon nakikita natin na kumikita sila pag ganun ang presyo. Okay, kung nabili sa, sabihin na natin mataas na farm gate prices, yung palay, siyempre nabibenta rin to sa mas mataas na presyo para naman may tubo yung mga nangangapital, hindi po ba? So sa ganung scenario, ang hirap ma-achieve yung sinasabing mababang presyo ng bigas dahil mataas eh, mataas ang presyo ng pagbili doon sa farm gate eh, doon sa mga magsasaka eh. Henry, ano kasi hindi lang dito sa ating bansa, no, tumaas ang presyo ng bigas. Ang Vietnam, Thailand, India and Pakistan, kung makita mo yung world market, tumaas sila ng $100 per metric tons. Ibig sabihin dati kung $360 per metric tons lang ang
FOB price, ibig sabihin yung wala pang shipment fee yun, no? Wala pang pagdating dito sa ating bansa. Ngayon, nasa $465. Ibig sabihin, tumaas ng $100 per metric tons. No? So kung makita mo yung imported rice ngayon, tumaas din. No? So hindi lang dito sa ating bansa tumataas ang presyo. Yung other countries, tumataas din ang presyo dahil yung inputs nila, gumagastos yung magsasaka. Kaya kailangan, bilhin natin sa magsasaka naman, mas mataas. Kung makita mo yung statement ng ating Pangulo, yung pangarap ang sinasabi niya na hopefully makuha yung 25 pesos. Pero sa ngayon, talagang in-explain namin kay Presidente, hindi ganun kabilis. It will take mga, kung manormalize yung presyo ng fuel, kasi ang fuel ngayon na nasa 60 plus pa rin. Remember, Manong Henry, yung ano eh, two years ago, ang presyo ng diesel is 29 pesos. Di ba? Mm-hmm. Ngayon, nasa 8 pesos pa rin. No? 60, I think 60, 62 to yung gasolina nasa 68. No? So, yun, eh, patubig. Kung wala tayong, lalo ngayon, itong summer, walang tubig, eh, bababa yung dam level, kailangan natin mag-pump. So, yung cost of is times 3. So, dapat maintindihan ng taong bayan na yung cost of production talagang tumaas. Kaya kailangan mo bumili na mas mataas sa magsasaka. Kung hindi, malulugi sila. And ito is yung pataba naman, medyo bumaba na yung world market, pero yung ginamit noong December, January, eh, mataas pa rin yung presyo at that time, no? Nasa 1,500 to 1,600 pa. Nine weeks kung two years ago, nasa 800 pesos lang yun. So, yung inputs, at least bumaba na from 2,500 noong June last year. So, kung titingnan natin, we hope na yung susunod na cropping, kung magtatanim mo magsasaka, bumaba pa yung fuel, bumaba pa yung pataba, para at least yung cost of production bumaba. Hindi lang dito sa ating bansa, internationally, bumaba rin yung cost of production ng ibang bansa. So mahirap talaga, no? Mailap pa, ika nga, no? Yung 25 pesos na minimum na presyo ng bigas dahil sa napakaraming factors. Pero hindi lamang po, Kasendong, gaya ng nabanggit ko kanina, hindi lamang bigas ang kinakailangan i-produce ng ating mga magsasaka, kundi mga gulay, ang iba't ibang pagkain. So, okay, kung ganito, halimbawa, natutulungan ng private sector yung mga magsasaka ng palay para mabilis sa mas mataas na farm gate prices, eh paano naman yung ibang magsasaka ng ibang produkto? Nandun pa rin yung kanilang mga traditional na mga kalaban, yung smuggling, yung sama ng panahon, yung pansamantala, take advantage ng mga traders, at napakarami pang factors. Yung importation, imported na pag-iimport ng mga ibang produktong gulay, yung mga kalaban niya ng mga lokal na magsasaka, yun ang dahilan kung bakit medyo nahirapan tayo sa food production. Pero yun nga po, paano naman sila matutulungan gaya ng ginawa doon sa mga magsasaka natin ng palay? Yeah. Yung sa gulay, no, may programa tayo na coordinate with the municipality na nagtatanim din tayo, no? And nakikita naman natin na yung mapping ang kailangan natin with the national government tsaka yung LGU, ang DILG, para at least maayos yung mapping kung anong tatamnan, kasi
ka-Henry kung ano eh, kung lahat magtanim ng kamatis, siyempre babagsak yan, no? Dapat no, talagang ayusin na at least eh, kung saan ibebenta, kung anong volume ang kailangan, para at least eh, well-coordinated. Yun ang kailangan natin na data system na kailangan na gawin, no? Yung sa nakikita naman natin sa onion, for example, ang sibuyas, kumikita yung magsasaka ngayon ng sibuyas compare last year. Last year, nalugi sila, buwagsak ng 8 pesos. Pero with this this time, ang presyo ng farm gate price ng sibuyas, puting sibuyas ngayon, ka-Henry, hindi bumagsak ng lower than 60 pesos. So, at 60 pesos, ngayon kasi umaani na ng 20 tons yan, no? Per hectare. So, umaabot ka ng 1.2 million. Ang investment mo is 400,000 per hectare. So, kumikita yung magsasaka, di ba, ka-Henry? And yung pulang sibuyas, no? Ngayon, nag-aani to 10 to 12 tons, no? Ang presyo ngayon ng farm gate is between 55 to 60. So with that price, almost ano yan, almost malaki rin ang kita na magsasaka. So break-even, puro nasa 20 pesos ang pulang sibuyas, nabebenta ng 60. So kumikita ang magsasaka ng onion. Ang tanong, ang mga magsasaka nga ba ang kumita o yung mga traders? Sa ngayon, yung magsasaka, ka-Henry, kumita, no? Itong cropping season ng sibuyas, dahil pinahinto natin import ng January, kung makita mo yung 21,000 metric tons, pumasok lang is 3,000 metric tons. Na in which hindi naka-affect dun sa merkado. Kung pumasok yung 21,000 metric tons, bagsak ang presyo ng sibuyas itong harvest season. So kaya talagang lilabanan natin yung pagpasok, no, ng 21,000 metric tons para at least ma-maintain yung presyo sa hindi malugi. Alam natin yung towards sa delivery sa Metro Manila, yung pa rin ng value chain na pinoproblema natin, pero nakita natin, no, yung deliver sa Manila is pumapatak na 75 pesos, no, yung 60 pesos. Tapos yung 75 pesos binibigay sa sub retailer ng almost 85 to 90, and yung retail umabot ng 100 to 110. Mataas pa rin yun, no? We hope na mabawasan pa ya para at least from farm gate to retail, sana nasa 40 pesos kung kaya. Kasi yung delivery nakita natin is ano eh, from Nueva Ecija to Manila, nasa Adlak, may kakagat na 350 per kilo. So kung yun ang dapat na value chain na dapat tingnan natin, para at least bumaba pa yung presyo ng from farm gate to retail. Yung sa bigas, ano eh, kinausap natin yung mga miller na diretso mag-deliver na sila sa Metro Manila. Kung makita mo yung presyo ng bigas, kung bumibili dati ng 21, nakakabenta sila ng 38. Ngayon, 22.50, 23, nakaka-deliver pa rin ng 40 pesos per kilo, no, sa Metro Manila. So kung makita natin, yung isang layer na wala, no, dun sa bigas, at least magawa sana natin yun sa ibang produkto para at least bumaba pa yung presyo. And with that, maraming salamat muli, ka-Sendong, sa patuloy na pagbibigay ng panahon dito po sa Umaga DS Report. Salamat po, ka-Sendong. Yeah, maraming salamat, ka-Henry. Magandang umaga. Magandang umaga po si Engineer Rosendo So, ang presidente po ng Samahang Industriya ng Agrikultura.
Umaga Diaz Reports. Reports. Oy, congratulations. Congratulations kay Mr. Les Reyes at saka kay Chef Reyma. Kung kayo rin nagagawi sa Tagaytay, nag-10th anniversary na raw ata ngayon yung ano, seafood, Tagaytay Seafood Restaurant dyan sa Tagaytay. Congratulations, Mr. Les Reyes. At siyempre, congratulations din doon sa Ihaw City. Puro pagkain tayo ngayon. Doon sa Maykawayan, Bulacan, mag-branch out na ata. Congratulations! Mga pamilyang nasunugan sa Las Piñas, makakatanggap ng food packs at financial assistance mula sa LGU. Mula kay Andrea Tagines, nagbabalik. Andrea! Good morning, Henry. Nakahanda na ang tents at food packs sa barangay hall ng Elias Aldana, Las Piñas City para sa mga apektadong residente sa sunog kagabi. Ang covered court ng barangay ang ginawa munang pansamantalang evacuation center. Pero ayon sa kapitan, 3 pamilya lang ang natulog doon dahil karamihan sa mga biktima ay may ibang kamag-anak kung saan sila nakituloy ng pansamantala. Kaya naman sa paghahanda na lang ng pagkain at iba pang ayuda, nagtuon ng pansin ang mga lokal na opisyal. Kanina po, nandito po yung lahat po ng biktima. Kinuha po ni DSWD yung kanilang mga information. Kausap na po namin si LGU. Tutulungan po kami para makarecover po sila. Financial po at food packs po. Hindi, bagamat tuluyang naapula ang apoy dakong alas 10 kagabi, napabalik pa sa fire scene ang mga bumbero ng barangay kaninang madaling araw dahil sa report na muling nagdiklap ang apoy. Pero maliit lang naman raw ito at agad rin na lang naapula. Ngayong umaga naman, itutuloy ng BFP ang kanilang pag-iimbestiga sa sunog. Balik sa'yo, Henry. Maraming salamat, Andrea Tagine. Samantala, mga nasunugan po naman sa moonwalk para niya kay pansamantalang nanunuluyan sa basketball court at multipurpose hall ng Airport Village. Champ de Lunas, good morning. Henry, good morning. Nagpadala na ng tulong ang LGU ng Barangay Merville at Moonwalk sa mga residenteng nasunugan dito sa Paranaque. Ayon kay Sitio Barcelona Dulo President Edgar de Guzman, 65 tents ang ipinahiram ng 2 barangay at naghihintay sila ngayon ng 40 tents pa mula naman sa DSWD. Ganon din ang mga portalet dahil 274 na individual ang naapektuhan na gumagamit lang ng 2 paliduran, isa sa multipurpose hall at isa naman ay yung nasa basketball court ng Airport Village. Namahagi naman ng food pack ang barangay Merville sa mga apektadong individual. Mainit na sopas ang ipinalmusal ng barangay Moonwalk sa mga nasunugan ngayong umaga. Ano namin, ang sabi kasi sa akin nung mismong shanty owner, nagising na lang sila na may makapal na usok, sobrang init. So nung ano, bigla man daw may umapoy, kaya nagtawag na sila. So nung tinawag ako bilang presidente nung sitio, kasi yung sitio namin is Sitio Dulo Barcelona, Barangay Merville, Paranaque City. So agad-agad namin pinuntahan, dala-dala ko yung aking fire extinguisher. So nung pagdating namin doon sa second floor niya, talagang hindi na kaya. So kahit naubos na namin yung fire extinguisher, nagano na kami ng mga timba-timba. So nag-decide na kami na sinabi ko sa mga tao na ilabas na lahat ng mga tao, mga bata, kasi hindi nakakayanin. So para lang mag-zero casualty kami. Sa bahay lang ako, may kausap lang ako sa phone. Tapos biglang pumunta sa akin yung isang kapitbahay bilang presidente nga ng asosyasyon, ako yung pinuntahan. Ang mga nasunugan ay walang naisalba kaya umaapil lang sila ng tulong sa ang mga pangunahing kailangan tulad ng damit, hygiene kit, gamot at pagkain. Sa ngayon, medyo sa kalsada at ginagawa pa ang daan patungo sa multipurpose hall at barangay hall sa lugar. Kaya ang LGU ng barangay muna ang namamahala sa pagbibigay ng ayuda. Henry. Maraming salamat, Champ de Lunas. Umaga Diaz Reports. Matapos ang mahigit na isang taong imbestigasyon, finally ang ombudsman ay meron ng aksyon, ano po, doon sa mga sinasabing sangkot doon sa Pharmaly scandal. Matatandaan
na nag-imbisiga po ang Senado rito. At ito po ang issue kasi for a 625,000 pesos na kapital ng isang kumpanya, itong Farmally, eh nakakuha sila ng proyekto mula sa pamahalaan na nagkakahalaga ng mahigit na 11 bilyong piso. At nagkaroon din mga question tungkol sa overpricing. Ito yung panahon ng kasagsagan ng pandemya na napakaraming mga Pilipino ang tinamaan, ang nagsasuffer dahil sa paglaganap ng COVID-19 nung mga panahong iyon. And yet, nandito ang issue ng pananamantala doon sa pandemyang iyon para kumita ang iilan. Eh, iyan po kasi ang lumabas sa investigasyon ng Senado. At ayon po sa ombudsman, kailangan suspindihin. At merong sapat na ebidensya na totoo nga yung mga aligasyon laban dito sa Farmally. At pinapanagot ng ombudsman ang 32 present officials ng Department of Budget and Management at ganun din ng Department of Health. Ano po? Pinasususpindi ng ombudsman yung mga opisyal na ito habang nagsasagawa ng patuloy na imbisigasyon ang ombudsman laban sa mga opisyal na ito. Alala niyo po yun? Hindi pa napakasakit? Na habang nagdurusa ang napakaraming mga Pilipino ay merong mga ganito mga aligasyon. Hindi lang po ang Senado. Ito'y nag-umpisa dahil may nakita ang mismong Commission on Audit na anomalya dito sa prosesong ito. Nakausap po natin ng isa sa mga nagsimula ng imbisigasyon na ito sa Senado dito sa Farmally. Walang iba kundi si dating senador at dating Senate President Franklin Drilon. Maganda umaga po, Senator. At maraming salamat po, sa pagbibigay niyo ng panahon dito sa Umaga Diaz Report. Yes, salamat Henry for having me here this morning. Una-una inyong reaksyon doon sa naging aksyon ng ombudsman dito sa 32 officials ng Department of Budget at DOH. Unang-una ako po'y nagko-congratulate. Binabati ko po ang maayos na investigasyon at mabilis na investigasyon ng ombudsman. Hindi po madali itong kasong ito. Ngunit mahirap ang ebidensya dahil sa dami po ng testimony at dokumento na hagilap nung sa Blue Ribbon. Hindi po madali na i-correlate lahat. So yan po ang unang-una. Pangalawa, ako po'y hinihimok ko ang ombudsman after having congratulated him. Ito pong linabas niyang resolution ay para sa test kits lamang. Ulitin ko lang, test kits. Yung PPE, hindi pa po kasama dito. Yung test kits lang ang kasama rito. Ngayon, huwag nating kalimutan na ang kabuuhan nito ay 42 billion ang linipat ng Secretary Duque ng Department of Health, inilipat sa PSDBM na wala man ang kasulatan. Kahit sa toilet paper ba lang isulat, wala pong kasulatan. Basta linipat na lang ang budget ng 42 billion sa PSDBM. Ngayon, itong Farmally, 11 billion ang nagiging award sa kanila. Ulitin ko lang, ito po para sa test kits pa lang, lumabas na resolution. Yun pong sa PPE, wala pa. Yun pong ibang supplier, wala pa.
Ulitin ko lang, 42 billion po ang involved dito, 11 billion ang sa family. So mahinahan, marami po mga suppliers na hindi po napapasagot. Kaya ako po ulitin ko lang, my congratulations to the ombudsman. At sana po yung criminal aspect nitong kasong ito ay maumpisahan rin. At siguro yung mga involved dito, plunder po ito, Henry, ha? Hindi po magaan na kaso ito, this is plunder. At saka makikita mo naman ang conspiracy dito. E nagulat ako yung si, ano ba yun, si pangalan, Warren Rex Leong. Ay nandito pala sa ombudsman. Deputy ombudsman na, and with more reason that we have to take our hat off and congratulate Ombudsman Sam Martinez for pushing through with the investigation. Notwithstanding the fact na doon mismo sa kanyang ahensya, isa pala doon sa involved, mataas na, number two man niya sa Ombudsman, Deputy Ombudsman, yung Warren Rex Leong, na Procurement Group Director sa PSDBM, nandiyan na pala sa Ombudsman, notwithstanding the presence of Director Leong. At na-appoint, Senator, bago bumaba yung nakaraang administrasyon. Paano po, Henry? Hindi ba si Deputy Ombudsman Leong, in-appoint siya bago bumaba yung dating administrasyon? Tama po yan. Bago bumaba yung dating administrasyon, na-appoint na siya. Kaya ako po, sinasabi ko nga, hindi po madali ang trabaho ni ng ombudsman. Dahil doon mismo sa kanyang opisina, mayroong nasangkot sa kaso. At kaya po hindi madali, nag-ingat siguro. Kaya ngunit ganun pa man, he came out with a very exhaustive resolution. At ulitin ko lang, ito po'y 42 billion ang involved. Ang sa family po ay 11 billion lang. Yung ibang suppliers ay hindi pa po natitingnan. At bigyan po natin ng panahon ng ombudsman dahil hindi po madali ito. Ngunit ang criminal aspect, blunder po ito. Yung preliminary investigation ay dapat ituloy na. At ito po'y malaking bagay para hindi mo na po maulit ang pinakamalaking katiwalian sa kasaysayan ng ating bansa siguro. Sabi mo nga, Senator, no, ito ay naganap habang nagdurusa ng gusto ang napakaraming Pilipino dahil sa kasagsagan ng pandemya. Ngayon, 32 yung mga sinuspinde o sususpindihin ng ombudsman maaring sangkot sa kasong ito, no? Pero sa palagay nyo, meron pa kayang mga opisyal ang na hindi nasama ng ombudsman na dapat gawaran ng aksyon? Sa akin po, yung mastermind hindi pa natutukoy. Matagal po ako sa biyurokrasya. 24 na taon ako sa Senado at mga 10 taon sa ehekutibo. Ganitong kalaking pera ay hindi po pwedeng iisa lang yung si Lau lamang ang magmamaniobra nito. Si Christopher Lau ay executive director lang. Director level, ha, sa isang ahensya sa PSDBM. He does not have the capacity to assemble all of these crooks and commit this monumental corruption. Kaya po sa akin, dapat hanapin kung sino talaga ang nag-umpisa nito. Hindi naman siguro pwedeng utusan ni Lau si Duque na ilipat yung 42 billion sa PSDBM na walang dokumento. Aba eh, si Duque ay secretary, ranking secretary sa Department of Health, lang sa kabinete.
Pwede bang mautusan niya ni Lau na ilipat sa kanya yung 42 billion? Somebody influential must have maneuvered this. At bakliwanagin ko lang, doon po sa aming investigasyon sa Senado, wala pong ebidensya na lumabas na nagtuturo ng diretso kay Presidente Duterte. Yan lang po, mga kaibigan niya lahat ang nasangkot dito. Okay. Iyon ang problema, no? Dahil doon sa resolusyon, isa ata sa dahilan kung bakit hindi lahat pumirma doon sa resolusyon ay dahil nga yung pagkakadawit doon kay Pangulong Duterte. Tama po yan. Ang ibang senador naniwala na walang ebidensyang pumasok laban kay Pangulong Duterte. Hindi naman na sinasabi na hindi sangkot si Duterte. Ang sinasabi lang, sangayon nun sa ebidensyang na ilabas sa Blue Ribbon, eh wala pong ebidensya laban kay Pangulong Duterte. Okay. Pero ang sinasabi nyo, may maaring nagkukumpas na napaka makapangyarihan para magawa itong napakalawak na anomalya ito. Tama po yan. Kailangan yung isang tao na may influensya, malawak ang influensya, ang siyang magkukumpas at konduktor dito sa anomalya ito. Uulitin ko lang, ito palang 32 na. Kung ikaw ay director lamang, kaya mo bang utusan yung 32? At hindi lang po yan. Marami pa rito sa mga pangalan na aming na investiga sa Blue Ribbon na hindi pa po lumalabas. Kaya, first act, ulitin ko lang, I urge the Ombudsman to act with dispatch and thoroughness dun po sa criminal investigation. At sana po pagkatapos ng Holy Week, may panahon po to reassemble and nandiyan na po yung they have gone more than halfway through. The Ombudsman has gone more than halfway through. Hindi po madali, Henry. Mahirap yung magbuo nitong mga ebidensya, yung dokumento, libo-libong pahina po ng dokumento ito. Sa mga testimony na lumabas sa Blue Ribbon. Ngunit ako po'y may tiwala sa Ombudsman. Nakita na natin ang kanyang kakayahan dito sa ilalabas niyang suspension order sa 32 official ng pamahalaan. Doon po sa preliminary investigation for plunder ay dapat po gawin na din, ipakita na rin ang kakayahan kagaya po na pinakita dito sa 32 makinatawan ng pamahalaan. Ngayon, Senator, sasamantalihin ko na rin yung pagkakataon dahil kayo nga ay dating Senate President at eksperto sa batas, eksperto sa saligang batas. Ngayon po, may resolusyon ang mababang kapulungan para po sa CONCON. Muli, itong pagpapalit na naman ng ilang provision sa saligang batas. Unang-una, ano yung nasa sa loobin nyo rito? Yung kampanya na ito para muling, sinasabi nila economic provisions lang daw ang papalitan dahil kailangan daw with the state of our economy. Pero most likely ito i-oppose ng Senado. Pero just as it is, CONCON ang gusto ng mababang kapulungan. Ano po ang sa loobin nyo rito, Senator? Ang problema nito, wala pong kapangyarihan na pwedeng sabihin, oy CONCON, ito lang ang economic provision ng inyong galawin. Huwag niyong galawin yung mga term limits. Huwag niyong galawin yung term limits at mga terms ng mga congressman, senador at pangulo. Yan po, hindi po pwedeng pigilin ang Constitutional Convention na tingnan ang buong saligang batas.
pag sila po'y nabuo na. At kaya po, hindi po pwede sabihin kung may concon economic provisions lamang. Pangalawa po, yung taong bayan ay walang tiwala sa aming mga politiko. At ang tingin sa amin ay pang sarili lang. Kaya lalo pong nahihirapan itong pagbabago ng ating saligang batas. Sa akin po, Henry, bukas ang aking kalooban. Open po ako sa constitutional amendments. 38 taon na yata, 34 taon itong ating saligang batas. Binuo ito noong pagkatapos ng martial law. Kaya po lahat na restrictions nandyan. Siguro panahon na para tingnan muli. Ngunit ang problema natin, ano ang prosesong gawin? At malaking bagay po na may tiwala ang taong bayan sa mga bumubuo ng CONCON or CONAS na ang kapakanan ng taong bayan, ang kanilang magiging konsiderasyon sa pagbabago ng saligang batas. Kaya po yan ang malaking problema. CONCON man or CONAS, ang tiwala ng taong bayan sa mga politiko ay siyang unang dapat tingnan kung ano ang paano natin makuha ang suporta ng taong bayan tungkol dito. So, ang ibig sabihin, Senator, yung agenda, ang tanong dito, anong agenda? Bakit kailangang amyendahan ang saligang batas? Ang agenda nga ba para sa bayan? Dahil kailangan ng ating ekonomiya na baguhin ng provision o ang agenda ay, well, para sa mga politiko. Sa katunayan, Henry, dahilan po dito sa clamor na talagang very restrictive ang ating saligang batas. Ako po'y dalawang batas ang aking binuo at ipinasa noong nakaraang Kongreso. Alin po ito? Yung Public Service Act at yung Retail Trade Liberalization. Ako pong sumulat itong dalawang batas na ito para po mapaluwag ang ating ekonomiya, ang ating investment climate at makapasok yung mga dayuhang kapital. Dahil aminin natin sa hirap ng tao ng ating bansa, wala pong sufisyente na kapital na pwedeng mabuo para po sa development ng ating commerce at industry. Kaya po kailangan natin ang foreign investment. Ngayon, dahil po sa mga restriction na nandyan po sa saligang batas, naging hadlang po. Ngunit ang aking ginawa, without amending the Constitution, ating pong niluwagan at nagawa po natin by redefining public services and public utility at pinayagan yung pagpasok ng foreign capital, foreign investment in certain areas. Yan po ay nabuksan natin. Dahilan po alam kong mahirap ang kumuha ng suporta sa taong bayan. Noong panahon po namin ni Speaker Sunny Belmonte, ay talagang sinikap din namin na magkaroon ng pagbabago, dinagdagan po namin ng yung mga economic provisions na very restrictive unless otherwise provided by law ang aming siningit. Ngunit it was not also received with support by our people, kaya hindi po natin natuloy dahil talaga namang dapat tingnan natin ang ating kabuhan ng ating investment climate kung talagang pareho pa ba noong ipinasa itong saligang batas noong 1987. Kaya sa akin, I keep an open mind. But problema natin ngayon, ang tiwala ng taong bayan sa mga politiko na siyang magbabago ng ating saligang batas. Ang tanong, yun ba'y para sa kapakanan ng taong bayan o sa kapakanan ng mga politiko? Yan, at yan po ang greatest yan ang tanong. With that, maraming salamat Senator sa panahon na binigay niyo po sa amin dito sa Umaga Diaz Report. Thank you, sir. Thank you, Henry. Hanggang sa ulit. Thank you very much. Magandang umaga po. Si dating Senador, dating Senate President
Franklin Drilon. Henry Omaga Diaz, Omaga Diaz Reports. At ang namuno sa imbisigasyon kaugnay nitong skandalo ng Farmali, ano po, walang iba kung hindi ang nooy chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee, walang iba kung hindi si dating Senador Richard Dick Gordon. Magandang umaga po, Senator. Dick lang, Dick. Oy, ayan. Magandang umaga po, Senator Dick, at maraming salamat sa panahon dito po sa Umaga Diaz Report. Long time no see. Thank you very much, Henry, at for having me. No? Maraming salamat. At, okay, inyong reaksyon una-una dito sa naging aksyon ng ombudsman laban sa 32 officials ng DOH at ng Department of Budget. Salamat at papuri sa kanya dahil akala ng tao, wala na yan eh. Naburo na sa isipan ng tao dahil parang napakalaki ng mga partido na nangulimbad. Pero nagulat nga tayo. Nagpapasalamat ako sa Panginoon at sa kanya, kay Justice Sammy Martinez na binuksan niya. Pero on the other hand, kulang pa. Dapat talaga habulin talaga. Ito yung magbubukas ng pinto para buksan talaga yung investigation doon sa malalaking tao. Hanggang doon sa pinakamataas, lalong-lalo na yung mga banyaga na talagang nagsabantala, in at paggamit yung mga kababayan natin na nasa gobyerno, at nakisaw-saw sila sa bilyon-bilyon na pera na kinuha nila sa ating bayan habang tayo ay naghihikaw sa hirap. Marami namamatay, marami nagre-risk ng buhay nila, mga doktor natin at saka mga healthcare workers. Habang sila ginagawa yun, ito mga ito, sa loob lamang ng 3 buwan, nakalap nila ang humigit kumulang sa 11 billion so far, pero ang nilipat sa kabambayan na 42 billion hindi pa natin natatapos. Pero yung 11 billion lang, dapat mahabol na yan. Kayang habulin yan. So 11 yung nakikita o na-account ng Senate Blue Ribbon Committee. Yung 30 billion, na-trace nyo ba kung saan napunta, Senator? Nawala, naubusan na kami ng panahon. Pero ang mahalaga dyan eh, plunder lahat yan eh. Plunder lahat yan. Kaya dapat eh, maramdaman ng tao na yun ang alimbad, plunder yan, eh, maparusahan talaga. Dahil, binan mo, ang daming talagang niloko sa atin. Binan nyo, nailalabas yung pera ng isang nangangalang Lo Lin Wei Xiong. Yung binabayad sa Farmally, pinayagan siya na ilabas ang pera sa bangko. Hindi tayo makaangal. Pinabubuksan natin, ang dahil pang ekek, na ilabas lahat yung pera yan. Kaya dapat habulin yan. At hindi bumabalik yan dito, Henry. Nasa Dubai po, yan. Magkano po ang nailabas niya? Abay, limpak-limpak na mga bilyon-bilyon ang nailabas na sa bangko. Doon binabayad yan eh. Matitrace naman yan eh. Sa land bank, matitrace lahat yung mga nilabas nila. No? At meron tayong certificate na nagpapatunay na sila Dargani, sila binigyan nila ng authorization na ang tatanggap ng perang ninanakaw nila, ayan si Lin Wei Xiong, na asawa ni Rose Nonolin, na napakaraming pera na nanganganak na lang yung garahe niya ng sari-saring kotse kung natatandaan niya. Hindi ako nag-exaggerate. Nagugulat na lang siya. May bago siyang Toyota Land Cruiser, may mga bago siyang kotse na katira sa Forbes Park. At yan eh, dapat mabuksan. At ang pinapa, dapat hindi mabuksan, nabuksan na yan eh. Dapat habulin na lang yan. Di ba tayo magtataka na paano nagawa yan na makakapaglabas sila sa loob lamang ng 2-3 buwan, nakalabas sila ng bilyon-bilyon piso na hindi na halos nagbidding, talagang lahat emergency bidding, negotiated bid, at ang lumabas siyempre yung economic advisor ng Pangulong Duterte, yun ang nakaumang, at pag sinabi niya marami siyang mga suppliers sa China, at sa kanya binibigay yung pera. Yun ang mga kasama dyan sa loob ng PSDBM. Pag dumadating, sabi, huwag nyo nang buksan yan. Okay na yan, padala nyo na. Nagmamadali tayo. Hindi na nakita kung talagang dinala. So talagang yun lang ang ilang mga dapat natin itanong. Paano nakalusot yan? At bakit pinagtatanggol ng Pangulo natin
yung mga taong yan, samantalang siya ang nag-appoint dyan sa mga taong yan, at pagkatapos natin mabuksan itong isyong ito, umalis sila, no, makuha na nila yung bilyon-bilyon na gusto nila, in-appoint pa. Kaya tinanggal ni, pinasususpendi ni Ombudsman, yung kanyang number 2 na in-appoint ng kanyang Pangulo na talagang kasama sa pirmahan kung paano lumalabas ang pera, kasama niya si Lau. Yun ang number 2 ng Ombudsman na ngayon ay tinanggal na suspendido. Oo, yung deputy director, ano? Yes. Para po sa kaalaman ng lahat, Senator Dick, ano? Ano-ano po yung nakita nyo doon sa imbestigasyon ayon sa inyong Blue Ribbon Report? Aba, napakarami. Una, talagang paano nagkaroon ng ganyang kalaking award samantalang ang pera nila 620,000 pesos lang. Pero ang nakuha nila, bilyon-bilyon. Pagka 620,000, minsan ang authorized capital stock nila ay 10 million. Eh, nakuha nila, bilyon. Bilyon. Dapat yung palang disqualified na. At hindi pa nag-uumpisa, nakakuha na kagad ng kontrata, hindi pa nag-uumpisa yung bayanihan system, no? Nakakuha na kagad. At pagkatapos, wala naman silang factory. Kinukuha lang nila sa ibang lugar. At hindi pa tayo sigurado kung talagang nag-deliver. At nakita natin na sabi nag-deliver, pero wala talagang maipakita sila na nag-deliver sila. Pagkatapos, makikita mo na marami-rami silang sa loob ng isang buwan ang nailabas silang pera, 5 billion. Ooh. 5 billion sa loob ng isang buwan, yung mga between April and May. 5 billion plus ang nailabas nila. Every week, every month, lumalaki na lumalaki. At ayan ay pinlat namin. Makikita mo sa una, 200 million. Makikita mo later on, naging 600 million. Nung bandang gitna na, 1 billion. Eh, nagsimula yan. Tatandaan natin, mga March. Eh, tapos by May, ang nailabas na nila ay maabot na ng 11 bilyon piso. Sa kapital na 625,000. Dapat meron tayong ganyan. Ibayad. Kung ganyan kagaling ang negosyo. Dahil binibigyan nila ng bigat yung influensya nitong taong ito at kasama lahat yung mga in-appoint na nakaraang Pangulo doon sa PSDBM. Pero ang pinagtatako ko, huling-huli na, imbestigayin, pinagtatanggol pa at sinisira yung halige na dapat mag-imbestiga yung Senado at saka COA, tinitira ng tinitira araw-araw, at dinidiscourage sa yung kanyang mga tao, sinasabi nila, huwag pupunta sa Blue Ribbon Committee meeting, walang mangyayari dyan. Doon lang halatang-halata na. So parang sinasabi nyo, prinotektahan pa ng dating Pangulo. Totoo yan, totoo yan. At wala naman akong magawa dahil yun ang lumabas sa investigasyon. Malinaw na malinaw sa amin, na talagang gano'n. Kaya nga hindi napirmahan. Siyempre may mga aliado ang Pangulo. Ako rin, kasama ko din dati ang Pangulo. Pero hindi ko lang pwedeng payagan kung kinukulimbat ang bayan natin. At the time na talagang this is the pandemic crisis of the century for the whole world. Yes, yes. Uh-oh. For the whole world, hindi lang sa Pilipinas. E binang pinagsamantalaan yan. E tingin mo sa Vietnam, talagang kinulong nila yung presidente nila dati. Di ba? Dito wala eh. Hindi lamang sa Vietnam. I mean, nangyari yan sa South Korea. Sa Africa, meron rin. Maraming bansa na nakita nila yung presidente nila na merong mga pagkakasangkot sa anomalya. Ano po? Pero ibang mga bansa, itong problema. Okay. Sabi nyo nga kanina, hindi pinirmahan itong resolusyon na ito ng ibang mga kalyado ng Pangulo dahil hindi sila naniniwala na involved ang dating presidente dito. Na iniiwas nila yung Pangulo dati dahil kasama nila eh. Kaibigan nila. Siyempre, alam mo naman sa atin, malakas yung pakikisama, eh, di ba? Pero ang pakikisama, hihinto pagka ang mga mahihirap ay talagang inaapi na ng gusto nila, dinadaya na. Pinagkakait natin yung dapat nilang makuha na pagdepensa sa kanilang kalusugan. Dapat tumigil doon. Doon ako tumigil. Hindi ko kayang
pagtanggol kahit na pa anak ko pa, kahit na kaibigan ko, hindi ko pagtatanggol yan pagka nagluloko, di ba? Eh, pagka ganun, binu mo, sa konstitusyon nakalagay dyan eh, ang Senado, yung Blue Ribbon, talagang lahat ang harap dyan, under oath, malakas ang investigative powers. At alam mo, kahit na hindi pinirma ng mga kasama natin, yan ay public record ng Senado na pwedeng ituloy ng ombudsman kahit na walang investigation ng Blue Ribbon. Basta nakita nila merong talagang sinyales na talagang nagkaroon ng kurakot. Motu proprio, on their own, ang ombudsman, pwede silang investigayin kagad at pwede silang suspendihin. Itong mga na-suspended, ito yung mga government officials na maaring involved doon sa iskandalong ito, no? Pero yung mga private individuals, ang tanong ko, nababantayan ba kung nasan sila o kung paano, kung nasa bansa pa ba sila o anong status ng kaso laban sa kanila? Yes. In fact, tama yung sinasabi ni nung number 2 ng ombudsman, si Leong. Yung spokesman niya sabi, bakit yung maliliit raw ang tinira ng ombudsman at pati siya, wala raw siyang kasalanan. Abay, teka muna, yung malalaki dapat talaga, nakalagay naman doon sa investigasyon ng ombudsman na hahabulin pa rin nila yung malalaki. At pag tinignan mo yung record, nakita namin lahat ng mga pag-aari nitong si Michael Young na may mga malalaking gusali sa Clark. Daan-daan milyon yun. Meron siya yung sa Clark Development, meron silang inhabol nila during the games ng Asian Games na tayo. Pangalawa, makita mo, meron rin sila dito sa Manila. Nakatira sila sa Forest Park. Paano nakakakuha? Ang binayad lang ng Michael Young sa loob ng 20 taon na nandito siya, na nasa Davao siya, ay 200,000 lang. Hindi ba hujat na hujat yun na talagang nangungulimbat yan? At pwede mong habulin yung mga ari-arian yan dito. Pero walang kumikilos eh. Hindi ko maintindihan yan. Pero ngayon wala na yung nakaraang administration. Tutuwa naman ako, pati yung mga hindi pumirma, nag-congratulate sa akin dahil ilan nilabas ng ombudsman. Ang sabi ko nga, hindi ako na-vindicate dito. Dapat ang ma-vindicate yung taong bayan. At ito ay dapat hujat sa taong bayan na pagka tayo magsasama-sama kasama ng media, labanan natin yan, ituloy natin ang laban, may makukulong. At pag nangyari yan, malaking kaginhawahan sa tao na nakikita nila na pwede nating pakulong at mabawi pa yung mga pera nito, mga ito. So umpisa pa lang, Henry, doon pa lang sa Taiwan, nag-umpisa na mangulimbat yan. Kaya sila umalis sa Taiwan, tapos lumipat dito. At di kapag meeting sa Pangulo, kompleto kami sa Blue Ribbon sa mga meeting nila. Naandun yung mag-ama na galing ngayon nasa Singapore. Naandun lahat yan sila Michael Young. At makita mo kung pumarada si Michael Young, akala mo siya may-ari ng bahay. Pero ibig sabihin yan, di ko naman sila tinutugis dahil sila mga dayuan na nagninegosyo dito. At totoo niya, wala silang pinapasok. Laway lang at impluensya ang pinapasok nila. Oo nga eh. Pero yung tanong ko, Senator, yung mga individuals, yung mga private individuals na nasangkot, ewan ko kung may balita kayo, nasa bansa pa ba sila o nasan sila? Kasi kailangan mo monitor din sila kung nasan sila para kung sakaling makakuha nga at makasuhan ng kriminal, and alam natin kung nasan sila. Yes, yes. But that's a good point. Batikan kang mamamahayag. At alam mo, si Michael Young nandito pa. Last month, nag-attend ako ng party ng kasalan. Nakita namin si Michael Young doon. Umakita ko, umalis na kagad. So, ando pa siya sa Davao. Hindi niya naman may iwan. Hindi naman niya may bubulsa yung malalaking building niya sa Davao. Eh. Oh, diba? Okay. Di ba masakit sa atin yun? Nakita mo, nagnakaw ito, namamayagpag pa dito. Pangalawa, sipin mo na lang, nakaupo pa yung nakaraang administrasyon na wala sila bigla sa Blue Ribbon Investigation, yung mga Dargani. Hinanap namin, saan namin nahabol? Nalaman namin para ba sa Davao? Mayroon plano, may chinarter. Ba, paano nakakagawa yan? Di hinayaan namin, palabasin nyo muna sa Davao Airport para makita natin na malakas sila talaga.
pinalabas. Nung nakasakay na sa aeroplano, doon sila hinuli. Tubakbo pa yung si Mohit Dargani. Eh, nahuli rin naman namin sila, no? Sabantaling sabi, malalakas ang loob. May charter flight. Magkano yung charter flight? $100,000. O, eh, paano magkakaroon yan? Nahuli yung mga kotse, yung mga Porsche, di ba? Lamborghini. Paano magkakaroon yan? Lahat sila. Lahat yung maliliit pa yan, ha? Yan ang maliliit. Yung mga kinukulimba nila, pinapakita nila yung yaman nila, yung mga gandang mga kotse nila, yung nakakahire sila ng aeroplano, nagbubuhos ng mahamahaling inumin sa mga club dito sa banda rito, makikita mo talaga, yun lang, mahuhuli mo lang sila. Pero yung malalaki, aba, eh, protektado, nakatago. Eh, pag nakikita nga naman ng mga kwan, nakikita, nakikihalubili sa matataas, eh, medyo, yun hindi ko matandaan, yun ang sakit natin, mga kababayan. Una, ang sakit, yung mga nasa gobyerno, pinababayaan sila dahil takot gumalaw dahil baka matanggal sa pwesto. Mm-hmm, mm-hmm. Alam mo naman, Henry, nakita mo na ako ilang beses ako tinanggal sa pwesto sa prinsipyo. Mm-hmm, ito, mm-hmm. Alam kong tatamaan ako. Alam kong ipapatalo ako sa eleksyon. Hindi mahalaga sa akin maging senador muli kung hindi ko gagawin yung tungkulin ko. Eh, ba't ako babalik kung hindi ko magagawa yung tungkulin ko, di ba? So, ayun, anong nangyari? Wala akong sinisisi. Ninyo ko sinamin. Ninyo ko na rin dinaya ako. Wala. Alam ko lang, talagang kumampanya laban sa akin. Alam kong yayariin talaga. Okay lang. Pero, ngayon, nahuli lahat yan. At nakikita ko, ang respeto ng tao pag lumalabas ako, isang araw na doon ako sa patay, 3 days ago, may isang mag-asawa doon, lumapit sa akin, palabasin sila, kumaway. Bumalik pa yung misis. Sabi sa akin, sir, I want you to know, I'm so proud of what you did doon sa family. At kami, saludo sa inyo dahil pinaglaban nyo. Sabi ko, ang pinaglalaban natin tao, kaya kayo rin, pagpatuloy nyo yung laban. Yun nga ang susunod na tanong ko sana, Senator. Mukhang naka-apekto sa inyo politically. Itong investigasyon dito sa family. Pero ang tinutukoy nyo, maaring talagang na-personal kayo dahil sa investigasyon na ito. That's correct. Pero may history kami ganyan. Yung tatay ko, di ba? Nililinis sa gobyerno ng Olongapo nung umupo siya. 3 buwan lang, 3 beses siya binabato ng granada. Yan nagsimula yung mga patayan eh. Hanggang napatay na ang tatay ko, pinatakas pa sa Muntinlupa yung pumatay sa kanya. 3 taon lang siya nandun. Hindi niya natapos yung buong term niya, pinapatay na siya. Eh, syempre, kung makikita mo talaga ang labanan, nakita mo pinatay ang tatay mo, dapat matakot ka. Aba, ito, mga international criminals ito, mga ito eh. Pangalawa, nakita mo, pinaglaban natin yung Subic. Pinaglaban natin yung bayan natin, ng Olongapo. Sanay na ako dyan eh. Hindi ako natatakot mawalan ng pwesto. So pagkat alam ko, ginagawa ko yung tama para sa tao. Ngayon, kung ayaw na ng tao yan, wala na ako sa pwesto, happy kami ang mag-asawa. Natatrabaho ko palagi para tumulong sa tao. Alam mo naman yung ating advocacy. Ah. Pero ibig sabihin, dapat ang hinahanap ng tao sa mga mamamayan ay yung talagang may paninindigan, hindi yung popular, hindi yung magbibigay ng immediate personal gratification na makakapagbigay ng salapi, makakapagpatuwa sa kanila, nahawakan sila. Ang hahanapin nila, gampanan mo yung trabaho mo na pagka kami ninanakawan, pagka kami inaapi, pagka kami pinapatay, maninindigan ka. Kung kami ninanakawan, lalo na may pandemic, manindigan ka. Marami naman ganun eh. Sila Frank Drilon, ayan, sila Senator na sila Senator Recto, tumulong yan. Sila Senator Antoveros, si Senator Pangilinan. Marami naman kaming ganyan eh. Pero ibig sabihin, when push comes to shove, yung relasyon na pangmalawakan, pangmalayo ang pwesto, leadership is action, it is not position. Hindi titulo. Ang importante, sumumpa ka, I solemnly swear that I will fulfill my duty, follow the Constitution, protect the people, protect the laws of this country. Yan ang sinasabi sa sinumpaan. Kaya kailangan gagampanan mo yan. Lumalabas, Senator Dick, ano, na okay, 11 billion ang involved dito sa investigasyon dito sa family. Pero yung nga sabi niyo, yung total 42 billion, so 30 billion. So ang dami pang dapat hambulin dito na naubusan na kayo ng panahon eh, na dapat maibulgar pa. Binulgar din namin yung sa computers, ha? Di pa kami tapos sa Parmali, binulgar namin. O nahuli na ni Senator Tolentino sa Department of Education.
sino rin ang may gawa? Sila ko na naman. Mm. Di ba? At tingnan mo, alam mo, ang laki ng respeto ko sa inyo eh. Tingnan mo, ilang buwan lang sila. Nung matapos na yung kanilang evil deed, nakuha nila na yung 30 pilak na bilyon-bilyon. Nag-resign na yung mga halimaw na yan at nagpa-appoint sa ombudsman. Bakit mo i-appoint sa ombudsman yan? Sapagkat pwede kang proteksyonan yan pag mag-iimbestiga. Nahintanayin mo, bakit tinanggal at naglakas ng loob si Justice Sammy Martires na tanggalin niya? Sapagkat, eh pag nag-imbestiga siya, siyempre nakabantay yan, haharangin niya, puproteksyonan niya yung mga tao niya. Eh ang kawawa talaga, yung maliliit na mga bureaucrat na sumunod lang, inutusan, huwag mo nang imbestigayin yan, okay na yan. Papasukin mo na, huwag mo nang tingnan kung may laman yan. Yun ang mga napahamak. May kasalanan, pero ang talagang malaking kasalanan, everybody from the top, sila Michael Young, yan sila Lau, at sila Li Weixiang, yung mga kasama din ng mga Chinese na pumasok dito at kinuha yung pera, abay kahit paano, kahit hindi maibalik, makulong lang yung mga halimaw na yan, at least bawi ang tao at magkakaroon ulit ng lakas ng loob at kumpiyansa ang mga kababayan natin. Incidentally, yung Michael Young ay dating economic advisor. Correct. Kaya napakalakas niya. Pag napakita yung pangalan niya, saludo lahat yung mga nasa gobyerno. Ganun ang ugali natin eh. Sasabihin ba natin, Henry, wala tayong magagawa, talagang ganyan eh. Panahon nila. Panapanahon niya, pag malakas sila, wala kang laban. Ganun tayo mag-isip dahil halos 400 taon tayo under the Castilla. Sumabay ka na lang. Mag-asawa ka na lang ng Castilla kung Pilipina ka para tataas ang estado mo. At huwag ka na, tumahimik ka na lang. Ganyan rin sa Senado. Sa lahat ng Senado sa buong mundo, yung courage ang nawawala. Kaya nga sumulat si President Kennedy nung araw, yung profiles and courage, na yung mga tao na mawawala ang pwesto, maninindigan pa rin. Yung mga taong lalaban kahit na unpopular yung position nila, kahit na unpopular doon sa partido nila, lalaban pa rin. Yun ang mga bayani na tinutukoy niya. Kaya nanalo siya ng Pulitzer Prize. Pero yun ang mas bihira yun kaysa sa maraming ganyan. Pero ang totoo niya, kailangan natin yung mga kataong ganyan. And with that, maraming salamat, Senator Dick, sa panahon na binigay niyo po sa amin dito sa Umaga Diaz Report. At congratulations din dahil yung inyong investigasyon, mga lumabas sa inyong investigasyon, siya mismo ginamit ng ombudsman para suspindihin yung mga sangkot na opisyal. Alam mo, Henry, magpapasalamat ako sa'yo dahil binumulat siya yung mata ng mga tao na pag-uusapan dahil pag nakalimutan na, wala na yan. Pero alam mo, pagbubuksan nyo lahat, ikaw, investigative reporter ka, tignan mo lahat yung report ng Blue Ribbon. At may nag-resign na PNP head dyan dahil sa investigasyon yan. Meron tao na tigil natin yung kay yung papalayain si Sanchez, yung nag-rate. Natigil natin dahil gagamitin niya yung ibabawas yung sentensya dahil good conduct time allowance. Right. Napigil natin yan. Tatanda mo yan? Mm-hmm. Di ba? O, napigil natin yan. Nakulong pa natin yan ng 6 months sa local jail. Pero yun ang sinasabi ko na talagang kailangan manindigan. At pag tinignan mo lahat yung investigasyon, lalabas siya, pati Deng Vac siya. Ayan, marami na naman tayong makakalaban dyan. Pero Antoy, tapos na yun eh. Nagawa ko na yan eh. Nagawa na ng Blue Ribbon Committee yan para sa tao. Tao naman na ang lumaban. Okay. Sir, okay? Thank you. Thank you, sir. Thank you, Henry. As usual, maraming salamat. Si dating Senator Richard Gordon, dating chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee. Umaga Diaz Reports. Wala akong wind corridor, so parang nasusuffocate yung mga tao. Mainit. Uh-oh. Na.